Hi guys! I'm back for another vlog and for today's content, tayo ay gagawa naman ng DIY dishwashing liquid. So today, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang DIY dishwashing liquid na siyang ibinibenta namin sa store. So sana sa video na to, meron kang mga inputs na makuha or pwede ka rin may gayahin sa mga ginawa ko. Disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko sa video na to tungkol sa paggawa is based sa instruction and based lamang sa experience ko throughout the process ng paggawa ko ng dishwashing liquid. Before we proceed, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like this video, and comment na din kung meron ka mga suggestions or mga comments about DIY dishwashing liquid. So, let's go! Let's begin! Ito yung mga pagkakasunod-sunod. Essless, foam booster, degreaser, anti-bac, scent, colorant, at sodium chloride. At ito naman yung mga kakailanganin mo sa pag-prepare ng iyong DIY. First instruction ay maglagay ng 14 liters na tubig sa isang balde. At gumamit ako ng 1 liter na spare bottle para malaman ko kung gaano ito kadami. By the way pala, 13 liters lang yung nilagay ko dyan kasi yung spare na 1 liter inilagay ko sa isang balde at doon ko ibinuhos ang Essless. Sineperate ko yung paglalagyan ng Essless kasi napansin ko sa una kong gawa mahirap itong i-dissolve. Although sabi sa instruction, i-leave mo lang siya ng 30 minutes para mas mabilis matunaw. Pero dahil sa mahirap siya matunaw, tinutulungan ko na lang siya kahit 30 minutes na siyang nakababad. Mapapansin mo madami itong bula, so kapag inilagay mo siya agad sa 14 liters, mahihirapan kang makita yung mga buo-buo sa ilalim ng iyong balde. Kaya ito yung nahanap kong solusyon para makita ko kung meron pang mga naiiwan or namumuo na Essless sa aking water. Ito nga pala yung itsura ng mga namumuo. Ayan, medyo may mga maliliit or meron siyang malalaki. So, halo ka ng halo hanggang sa matunaw mo lahat ng Essless na namuo. Don't worry, napakadali lang ng step na to once na matapos mo yung pagdi-dissolve mo ng Essless. After mo ma-dissolve lahat ng Essless, pwede ko na siyang ilipat dito sa balde. Gaya ng nakikita mo dito sa video. So, next step na tayo. Second step, ang ilagay naman ang CDEA foam booster. Ilagay mo lang lahat ng nasa sachet at as per instruction, 2 to 3 minutes mo siyang haluin. Sa akin, isinasabay ko na yung paghalo. Hinahalo ko lang siya ng maigi, mainam din na balde yung gamitin mo para wala kang tapon. Nakikita mo, nabula na din yung aking ginagawa. So, next step tayo. Ang next step, ang degreaser naman ang ilalagay mo. So, same lang din siya. Ilalagay mo lahat ng nasa pouch. Liquid din ito. Kagaya ng nasa instruction na una, sasabayan mo rin siya ng paghahalo. So, haluin mo lang siya ng haluin, depende sa'yo, 2 to 3 minutes or 1 minute, pwede na din yon. Pakadali ng instruction nito at super sulit kapag nabenta mo na siya. Hindi ka din masyadong mapapagod dito aside sa paghahalo lamang. Walang katapusang paghahalo, pero don't worry, simple and easy step lang to at hindi ka magkakamali kasi ikaguide kita. Next instruction na tayo. Ang susunod na ilalagay is ang anti-bac preservatives. Same din, ibubuhos mo lang din yung laman ng sachet at syempre, hahaluin mo din siya. Baka may tanong mo, kailangan pa ba dito ng mask? Masyado ba siyang matapang? Hindi naman ako gumamit ng mask dito kasi safe naman siya at hindi ganon katapang yung amoy. Habang ito ay ginagawa, so makikita mo, hinahalo ko pa rin siya. Continuous yung halo na ginagawa ko. Next step naman tayo ay ang paglalagay mo ng lemon scent. So, may iba pa palang mga scent ito ha. Meron siyang kalamansi or kung ano yung napili mong scent ng iyong gagawin na DIY dishwashing liquid. Pagkatapos mong ilagay ang scent, pwede mo na siya ulit haluin at haluin at haluin. Nga pala, dalawa na yung nagawa ko, lemon at saka kalamansi at madami na din akong nabenta nito. At super tuwang-tuwa ako kasi malaki rin yung tutubuin mo. And next step naman is colorant. So, ito ay lemon. At syempre, ibubuhos mo lang siya sa mga nagawa mo na. And then, syempre, as usual, hahaluin mo lang siya para walang buo-buo na maiiwan sa iyong water na ginagawa. Ayan, makikita mo, nagko-color yellow na yung mixture.
And then, hahaluin mo lang siya hanggang sa totally madissolve lahat ng nilagay mong colorant sa iyong tubig. Share ko lang sa inyo, malaki yung kikitain nyo dito. At syempre, meron na din pang matitira na panggamit nyo sa bahay. Tipid tips at saka syempre, madaming matutuwa kasi mura lang naman talaga ito. Ayan, continuous lang ako sa paghalo. And then, pag mapansin mong wala nang natitira, pwede ka nang mag-proceed sa iyong next step na gagawin. Nga pala, kapag inilipat mo to sa mga plastic bottles, pwede ka nang maghugas ng mga bote ng Coke or kung saan mo siya ilalagay. So, last step na tayo, ang paglalagay naman natin ng sodium chloride. Ayan, malapit na tayong matapos. Dito nga pala, huwag mo pala siyang ibubuhos lahat. Dapat ang pagbubuhos mo ay onti-onti lang, tapos sabayan mo na rin ng paghalo gaya ng ginagawa ko. Maliit lang yung butas, hindi ko siya ibinuhos lahat kasi mahihirapan kang maghalo kapag naging thick na yung consistency ng iyong ginagawa. Ayan, makikita mo, paunti-unti lang yung buhos ko, tapos more on halo, at iniiba ko rin pala yung ways ng paghalo ko, hindi lang siya iisang direction, para mas mabilis na rin matunaw yung salt na inilalagay ko ng paunti-unti. Ayan, makikita mo, may bula pa siya dito. Pero as I go on sa aking paghalo at pagbuhos ng sodium chloride, kumukonti na yung bula at unti-unti na ding nagbabago yung ginagawa ko. Paalala ulit, huwag ibubuhos lahat, unti-unti lang, sabayan mo na rin ng paghalo ng iyong mixture. Halu-haluin mo lang siya hanggang sa maibuhos mo na siya lahat. So kung mapapansin mo dito, medyo bumabagal na yung paghalo ko habang nagbubuhos kasi nagiging thick na siya or malapot. And kung mapapansin mo, pakunti na rin ng pakunti yung bula sa aking hinahalo. So ayan, ibig sabihin nito, matatapos na tayo. And nga pala, habang hinahalo ko to, amoy na amoy ko yung lemon scent. Ang bango niya. Nga pala sa panghalo, gumamit ka na rin ng mas mahaba. Yung sa akin kasi sakto lang. Para hindi siya dumikit sa iyong kamay. Or para mas maganda yung paghahalo mo. Sa akin kasi, kung ano lang yung nakita ko sa kusina, yun lang yung ginamit ko. Dito sa video, makikita mo, konti na yung aking sodium chloride, halos maibuhos ko na lahat, at nagiging thick na yung aking ginagawa, and pakonti na rin ng pakonti yung bula. So, ganito yung itsura niya kapag halos maubos mo na yung sodium chloride mo. Ito, wala na siyang bula. Buhos ka lang ng buhos, sabay ng paghalo. At ito na nga, naubos ko na yung sodium chloride, wala nang bula. At ito na yung kinalabasan niya after ng process. So, halo ka lang ng halo hanggang sa madissolve mo lahat ng salt. And mapapansin mo dyan, yung bubbles niya tiny na lang. So, haluin mo lang siya ng haluin hanggang sa lahat ay mawala na. Sabi nga pala, 24 hours mo daw siyang iset. So, ako ginawa ko siya ng hapon and then kinaumagahan or kinahapunan ko na siya bago ko siya inilipat sa plastic bottles ko. So, tinakpan ko muna siya ng palanggana. Siyempre, excited na ako. And then, after ng ilang oras, kinahapunan, tiningnan ko na siya ulit. At ganito na yung kanyang itsura. Tada! Ready na siyang mailipat at pwede na siyang ibenta. Nga pala, inilipat ko siya sa lalagyan ng water na galon, itong kulay blue na nakikita nyo. Bakit ko nga ba siya dyan inilipat? Ipapakita ko sa inyo later. Kasi instead na gumamit ako ng funnel, mas maganda dito kasi degree po na siya. Iwas sa tapon at mas mabilis ang pagta-transfer ko ng laman nito sa plastic bottles. At syempre, pag may nag-refill, dyan na lang sila, parang sumasalok na lang sila ng tubig. Instead na gagamit pa ako ng funnel. So, chances are mas madaming matatapon or merong matatapon. Tingnan nyo tong video na to. So, ayan. Lalagyan ko lang yung spare bottle na ibinigay sa akin ng aming customer. Less tapon na siya. About naman sa presyo, depende sa inyo kung magkano nyo siya ibebenta ha.
Pero one thing is for sure, super worth it nito. Diyan nagtatapos ang ating video for today and hopefully nagustuhan mo ito. And don't forget nga pala kung hindi ka pa nakasubscribe, to subscribe to my channel, like this video na din, and kung mayroon ka mga questions or suggestions, ilagay lang sa ating comment box. So yan lang for today and see you sa susunod ko pang mga vlogs. Bye-bye!